Alright mga ka-riders, meron kasing mga nagtatanong ulit sa akin. Kaya gumawa na ako ng full video ngayon kung ano yung ginagamit ko sa pag-vlog, mapa walking vlog or moto vlog. Ito, yung ating Boya model number BYWM3T2-M2. Para siya sa mga TRS. Kasi pag sinabing TRS, ito yung mga pang DSLR na port. Dalawa yung linya. Ayan, kung nakikita nyo dito, dalawa linya. So, kailangan yung sasaksakan mo nito, dalawa yung linya. Siyempre, nandito yung dalawang transmitter. Medyo dini-DIY ko ng konti kasi meron siyang kasamang wind muff, ba ang tawag dito? Kaso madaling malaglag. So, ziniptay ko siya ng hindi siya malaglag basta-basta. Kaya pag nag-travel kami ni Mrs., yung isa sa kanya, isa sa akin. Ito, pakita ko sa inyo yung sample ng audio quality habang naglalakad kami. Doon sa ilalim ng puno na yan. Ganda dito, Pero maririnig ako dyan, ha? Naka-on nga rin yung mic mo. Yung maganda dito sa Japan, puro mga elderly rin yung mga ine-employ pa rin nila. Hindi lang isa, marami. Christmas tree. Kaya nang maingay dito. Grabe guys, talagang sinamahan niya kami. Bibigyan ba natin yung tip yan, Han? Binibigyan ba natin? Alam ko, insult yan pag binigyan mo. Ay, ganun? Oo, insult. Sa Hapon? Oo. Ganun pala, no? Hindi pala pwede basta-basta magbigay ng tip. Arigato! So yan, nakita niyo yung example. Ganda niya kasi kahit maingay sa paligid o kahit mahangin, di mapapansin. Tsaka kahit lumayo ka sa camera, okay lang. Paano mo ito maikakabit sa mismong 360? Kaya gamit ka nitong Insta360 mic adapter. Nabibili ito sa halagang mga 800 to 900 pesos eh. Tatanggalin mo dito yung takip ng USB-C. Tatanggalin na parang sa GoPro din. Pag nakabit na yung mic adapter, tsaka mo ikabit yung mismong Boya. May mga nag-request sa atin ng mic check na mas mabilis ang takbuhan, tsaka may malakas na wind sa background. Test tayo. Subukan natin, no? Kung gaano siya ka-resistant sa ingay ng helmet ko. Bago nga pala tayo pumunta dun sa actual wind test, sagutin ko muna yung mga questions ninyo about sa compatibility niya sa GoPro or sa mga DJI action cameras. Yes, compatible siya as long as naka-mic adapter tayo. So dun, I'm sure naririnig niyo pa yung busina ko. Subukan na. Running at 90 to 100. Ayan. Kumusta? Lalabas ko yung ulo ko sa hangin, ha, para mas marinig talaga. O, kamusta naman? Oop, bagal ito ni Kuyo. Kamusta naman ang noise kumpara sa mabagal lang ang takbo? Ito, mabilis tayo ngayon. 90 plus. Ngayon, itry natin i-activate yung noise cancellation feature niya. Gawin natin habang naglala. Sabi, double click lang daw ito eh. Atin ko lang. Okay. Double click na natin. Sana na-activate ko siya. Di ko sure kung na-activate ko, ah. Pero kung may napansin kayong significant change, yan na yun. Sumipa na yung noise cancellation niya. And ito ngayon ang 80 kilometers per hour takbuhan with wind noise. Kamusta? Kamusta naman? Ito 100. Toto natin ang bilis. Tingnan natin kung kaya niya talagang i-eliminate. Tingnan ang helmet ko ngayon. Okay na talaga pag high speed, lalo pag nasa expressway. And that's it. Okay. Konti lang ang rektahan dito sa amin. How was it? Kamusta naman ang kayo na humusga kung okay pang quality para sa inyo? Balik natin sa normal mode. Yan, double click para mawala yung noise cancellation at maging mas natural yung tunog. Kasi pagka naka-noise cancelling, alam ko may, siyempre, post-processing.
nag-iiba ng konti yung boses natin. Ang pinaka-advantage ng ganitong klaseng wireless mic, tingnan nyo, oh. Halos or mas manipis pa siya kaysa sa Insta360 mismo. Ibig sabihin, hindi siya makikita sa stitching. Invisible po siya. Pangalawa, sobrang gaan ito ng ganitong setup. Wala kang mararamdaman na added weight dun sa mismong Insta. Kahit maghapon ko itong dala, nag-travel kami sa iba't ibang lugar, wala, sobrang hassle-free. Pangatlo, ang tagal ng battery nito, guys. Yan ang pinaka nagustuhan ko rin dito. Never kaming na low bat or na dead bat kahit nakabukas to maghapon. Ito lang yung nakabukas, ha. Yung Insta, syempre pinapatay-patay ko siya. Pero itong mismong Boya, maghapon po siyang nakabukas pero hindi siya na dead bat or na low bat man lang. Though wala akong indicator kung low bat siya or not, pero hindi talaga siya na dead bat buong araw. Ngayon, sa mga nagtatanong naman, pwede ba siya sa cellphone? Yes, pwede siya, pero kailangan mo bumili nitong Boya USB-C to TRS. Meron din yan sa mga Boya retail shop. So, syempre, ito yung kakabit mo sa cellphone mo, USB-C. Ito naman yung kakabit mo sa mismong Boya na to. DSLR, yes, pwedeng-pwede rin. Kasi nga, TRS po ito. Meron siyang port para sa TRS. O, yan. Ngayon, kung mahaba yung mga talk or mga talking heads niyo, pwede mo siyang i-charge din at the same time. So, hindi siya ma-dead bat, hindi siya malulobat. Habang ginagamit, naka-charge. So, tingin ko naman, di mauubos yan kung 2 hours, 3 hours lang naman yung mga interviews niyo or kahit nga 5 hours eh. Kung nga 10 hours may ko itong ginamit, di nga na dead bat eh. Okay, ayun guys, ang aking final verdict sa napakaswabing wireless mic na ito mula sa Boya. Boya, baka naman. Sana'y nakatulong sa inyo yung simpleng review natin dito. Hanggang sa muli. Peace!